Hi guys, good morning. Ayan, so bibili naman tayo ng gulay. Ayan, kaliligo ko lang guys. Good morning. Parang gusto ng aso humabol sa akin. Ayan guys. Daan lang ako, gusto niya akong habulin guys yung aso. Kasi dito tayo sa likod dumaan. Dito tayo sa gilid ng ano, ng lumang building pala na dumaan. So ito. Pusa doon, no? Ayan. So naagnas na yung building na to guys. Parang bibigay na siya talaga. Kasi may ano siya dito guys, may caution siya dyan guys, oh. Kaya wag tayong dadaan dyan. Kapag may mga ganyan, wag nating daanan. Kasi yan ang bawal. So bawal yan. Dito tayo dadaan. Bibili tayo ng ulam para sa lunch. Saturday, walang pasok ngayon guys. Walang mga sasakyan dito na makita natin. Kasi nga Saturday, walang pasok. Malapit na ang ano guys, ang school ng mga bata. So dito natin, madadaanan natin ito guys. Yan. Kapag Monday dito, lalo na't may bisita sila guys, hindi natin yan pwedeng daanan. Hindi tayo pwedeng dadaan dito kapag may bisita sila. Yan. Doon tayo sa likod dadaan talaga. Kasi ito yung ating ano, laging dinadaanan doon sa aking mga previous vlog guys. Ito po palago ang nakikita ninyo. Ayan. Mamiss ko tong lugar na to kasi pauwi na tayo guys. Pauwi na tayo of course kasi hindi naman tayo ano, habang buhay dito. So maglakad. As usual, maglakad ng maglakad. Madami aso dito. May mga aso sila. Okay naman po yung mga aso nila dito kasi naka secure. Kasi bawal po yan guys, yung aso na pagala-gala dito sa loob. Bawal po yan. Pero may ano talaga, may mga aso na yung askal, yung kumbaga wala nang may-ari. Ayan. So dito tayo dadaan para maiba naman yung ating daanan guys. Ayan, bibili lang naman tayo ng gulay. And para na rin sa lunch natin. May mga ano, may mga nakatingin, pero never mind na lang. Hayaan natin yan sila sa mga nakatingin. Yung mata ko kapag ganito na maliwanag, masakit. So to be continue yung ating lakad, to be continue lang hanggang sa ma-reach natin yung gate at doon na tayo lalabas kasi medyo distance po siya guys. Ayan, ito yung ating laging dinadaanan dito. Sinipag lang ako ngayon guys na mag vlog. Well anyway, if you are new on this video, please subscribe to my channel and don't forget to like and comment kung saan po kayo si kuya kung saan po kayo nanonood, kindly comment down below so that we will read later. Oy, grabe siya makaliter letter. So later on, later, parang ano siya, yan na tubig guys, tubig po yan galing ng dagat, yan, kasi nasa malapit tayo ng dagat.
So ngayon kasi malapit na yung ano natin guys, papatayin na natin. Ito tubig ko ng dagat. Ayan. Naka-stuck siya. And yes guys, dito na tayo, ano, nakarating na tayo dito sa bahay. At ito yung ating nabili ngayon. Sa naghahala ng 200 pesos. Ayan, ang mamahal. Ayan guys, pakita ko sa inyo guys. Ano yung ating mga pinangbili. Kasi, nagulat ako doon sa presyo nila kanina guys. Ayan, so ayusin ko muna itong ating ano. Ayan. So, makita ba? So, ito siya guys, yung bata pa daw yung nasabi. 50 pesos. Ayan, 50 pesos. Tapos, ito, isang piraso, 16. Memoryado ko yan guys. 37, walang problema to. Pero sa gulay talaga. Ito guys, is 24 pesos. My God! Magkano isa nito? How come? Naging 24 pesos. Kasi nga po guys, yung kilo nila ngayon is 180. Dati 200 pesos. So ngayon bumaba siya ng naging 180 na lang. Ayan. Yung coffee natin. Di yun mawawala yung coffee natin. Para mas lalong gumanda at tumapang, magkape ka ng coffee ko black. Ayan. Tapos ito. Ito yung magkano siya? 30? Ano? 14 yan. Ayan. So, itong kama, itong ating ano, kasi magpo pork stick ako guys. Abi, yeah. Pork stick lutuin natin for lunch. 20 pesos ito. Yan. 20 pesos. Ilang piraso lang? 2, 4, 6, 8, 10. 11 piraso lang guys. Ayan. 11 lang po. No, 20 pesos din ito. Memoryado ko to. It's 21 pesos. Ayan, so lahat-lahat siya naging 200 pesos na guys. No, grabe. Saan pa kayo niyan guys? 200 pesos. So, yeah, ito yating lulutuin mamaya guys. Mag pork steak. Ayan, ito yung lutuin ko for lunch na yan mamaya. So, yeah, keep on watching. So, before natin to na i-marinate guys, ano, so tatagtarin muna natin to ng durog-durogin para naman po ay lumamig. So, ayan guys, continue tad-tad lang tayo, no? Tad-tad ng tad-tad lang hanggang sa matapos siya na ating tatad-tarin para paglutuin natin ay madaling maluto lang. So, ayan siya guys. Ano kasi makapal yung kanyang slice. Kanya, kailangan natin siya na tatad-tarin na ganito para, yeah, gaya na sinabi ko na madaling maluto kasi back-to-back natin to na ila-light brown lang siya guys, no? Hindi naman siya natin yan ipreto na yung brown talaga ba? Kasi ano to, pork stick, hindi naman siya ano guys, hindi siya beef stick. So ganito yung kanyang hitsurang guys, o pag natad-tad na siya. So tad-tarin natin itong anim na slice, anim lima, parang ganun mga may guys, no, masarap to. At yes, ibabad mo muna yan para ano, para masarap din. Pagkatapos nyan, ibabad natin para alam nyo na guys, pag tayo nagluluto talaga, kailangan natin na masarap yung ating luto, yung kanyang quality ba, yung kumbaga ano ba, uy, Ginoo ko, ang hirap naman talaga nito magtagalog-tagalog, Diyos ko, nakakahirap talaga. So yun mga may guys, ito yung ating ulam pananghalian, ano, wala naman tayong ibang maulam, uy, Diyos ko, ito lang talaga. So yeah, so very easy lang siya mga may guys, sa mga marunong magluto, ano, comment down below sa mga marunong magluto dyan, sharing-sharing lang naman tayo para naman po yan, gaya na sinabi ko kanina na para naman yung kanya mga ingredients ay pupunta or
dyan sa kanyang meat talaga. So kapag mayroong buto or matitigas na bagay or meat dyan sa karni, i-remove natin yan para hindi naman po siya sabagal sa ating pagkain mamaya mga may guys. Kasi pag pork steak, kailangan po yan na wala pong mga bone. Tama po ba? So depende na yan sa inyo mga may guys. Kasi ako nga po pala gusto ko yung walang bone kasi nga po may bata na kumakain. So need natin na malinis. Kailangan natin na walang bone, walang mga ano dyan, mga matigas-tigas na may nguya ng bata. So we have 5 slices of pork mga may guys. So 5 po yung ating tatadta rin na ganito pero hindi natin hiwa-hiwalay. Ayan. So kasi iprito natin yan. I-light brown lang natin siya ng konti maya-maya mga may guys. So ayan, ganito. Ganito lahat natin gawin. Kahit sa anong mga may guys, kahit sa mga restaurant, ganito yung kanilang ginagawa. Pero may ano sila doon. Kumbaga meron silang parang ano, yung pang tad-tad talaga na hindi mo gagamitin yung kotchelyo. So natapos na mga may guys. So kailangan natin yan na i-marinate na siya. Ibabad muna natin ng mga ingredients gaya na sinabi ko kanina na dapat natin siyang tatadtarin ng maliit-liit pero hindi hiwa-hiwalay. Ayan, kasi nga po i-marinate muna natin ng kalamansi. Ayan, so sa pagmamarinate natin ng kalamansi guys, dapat remove natin yung mga liso ng kalamansi para naman po ay hindi siya magiging mapait. Kasi pag naluto yung buto ng kalamansi, pait po yan guys ang result niya. So remove natin yan. Ayan, kasi dyan natin ibababad yung ating mga pork meat. Ayan mga may guys, so hinati ko lang yung ating kalamansi para naman mamaya kapag medyo luto na yung ating pork ay ihahalo na naman po natin yung kalahati na kalamansi para naman po ay mayroon siyang pang what is called that, yung bang pang balansi doon sa matamis at saka doon sa medyo maalat-alat. So pag, kasi ganyan po ang kanyang test mga may guys para masarap na din po. Ayan, so ayan, as you can see na sinala natin yung kalamansi. Ayan. So ayusin natin guys yung ating trabaho para magustuhan naman po tayo. Actually masarap po siya talaga mga may guys. Ano? Kasi kapag ganito mga klase mga luto, lalo na kapag ano siya beef, masarap po talaga. So dito ko muna ilalagay. Ayan, so papakita ko dyan sa inyo mamaya kung paano yung mga procedure niyan. Syempre lagyan natin ng, nasa inyo na guys kung ano yung gusto nyo ipang lagay kapag kayo ang nagmarinate. Kasi ako kapag nagmarinate ako guys, kalamansi talaga yung aking ginagamit. Kalamansi, toyo, or silver swan na toyo. And nilalagyan ko yan siya na diretso ng sugar. Nasa inyo na guys kung gusto nyo siyang ilagyan ng sugar agad. So nasa inyo na talaga. So my own version po ito sa paggawa ng pork steak mga may guys. Ayan. So kahit sa bahay ganito yung aking ginagawa doon sa ulam ng aking anak. Ayan. So shout out sa aking anak nga pala. Ayan, na miss ko na siya.